pauwi na tayo at tayo magbabike ulit, tuturo ko sa inyo guys kung saan ako muntik ng Mabanga kahapon pagpasok. Syempre, pero hindi naman ako nagalit dun sa muntik ng Mabanga kasi nasa tamang daan naman ako, tsaka tamang tawiran ko naman yun. Kaso yun nga, syempre yung iba kasi minsan babae yun eh. Pero pinagpasalamat ko na lang na hindi niya ako nabangga, yun na lang. Pero wala akong ginawa, as in nagdiretso lang ako kasi syempre nagulat, nabigla ako. Ganun. So ayan, pauwi na ako. At ngayon ay malamig na, kaya kailangan kong magbongga ng ano. Nang, ayan, pauwi na ako. O, balot na balot ang lola niya. Ayun yung bike ko. O. Kasi magbabike ako syempre pauwi, lagi naman. So ayan, babay na ulit, mamaya na lang. Patayin natin ang mga dapat patayin. Ilaw. Ayan, naka-time out na ako. Ayan. Ako ay pauwi na. Sinarado ko na rin to. Sarado. Sarado na din. Sarado, sarado. Okay. Everything is closed. So, let's go guys. Pauwi na tayo. So ayan, madilim na kasi alas 8 na ng gabi. Ayan, babike ako pa uwi. Ayan, madilim na. Ganito pag ano, pag nauwi ako tapos malamig. I-share ko lang sa inyo yung nangyari na kahapon. Dito yun eh, malapit na ako sa store. Kasi isang tawid, dalawang tawid kasi ako pag papasok. Yung isa, parang ingat na ingat din ako dun kasi main road yun. Ingat na ingat ako talaga lagi pag tumatawid. Yun nga lang, nagkataon lang. Nagulat na lang talaga ako. Dalawang dangkal na lang ng kamay ko. Yung sasakyan sa akin kahapon. Kaya, ayun, kahapon hindi lang din ako nakapag-vlog kasi nga parang na-shock din ako. Pero ngayon, awa ng Diyos, okay naman ako, nawala na yung takot ko. Ayan, dito yun. Share ko sa inyo. Ha? Hindi mo na ako tatawid. Kasi ibibideo ko. Ito yun guys. Dito siya galing, tapos dun ako kasi ito yung tawiran. Dito siya, papunta siya dyan. Papunta siya dyan, yung sasakyan. Dyan kami, nagkita kami sa gitna na lang. Nagulat na lang ako talaga. Kitang-kita ko talaga siya na ano, na nandilat yung mata niya. Tapos yung sasakyan niya, umuuga-uga, gumagalaw-galaw. Kasi sa sobrang pagkapreno niya, pagka-brake niya, yun. Tapos, wala kasi siyang signal light. Ano ba tawag doon? Oo, wala siyang yung signal, yung light niya. Hindi nakasignal sa papunta dito. Kaya hindi ko na lilipat pa kasi dito makatulad niyan, oh. Nakasignal siya na pupunta siya dito sa side na to. So, ayun. Kaya hindi ko akalain na ano, tsaka talagang nakaano yan, nakatawiran ko talaga, parang tatawid na talaga ako noon. Hinihintay ko kasi talaga yung tawiran bago ako tumawid kasi ayaw ko talagang tumawid ng hindi tamang tawiran. So, ayun lang. Pero hindi ako nagalit, as in talagang parang walang nangyari, diretso lang ako. Kasi ang ipinagpasalamat ko na lang talaga, hindi niya ako nabangga. Yun na lang. At saka walang nangyari sa akin masama. Yun na lang. Pagdating ko na lang dun kay ate, ikinuwento ko kay ate kasi parang takot na takot ako. Parang ganon. So ayun lang. Thank you so much. Nakatawid na ako kaya pwede akong mag-video. Tsaka mahina lang yung takbo ko. So ayan, pauwi na ako sa bahay. Buti nga wala pang snow. Mas mahirap to pag mas snow. So kailangan kong maglakad pag nag-snow na. Kasi mahirap mag-bike pagka nag-snow. Pagka naglalakad nga pala, ay nagbabike nga pala ako. Dito ako dumadaan sa ano, dun sa hindi saka, hindi idaanan ng mga sasakyan. Dito ako sa mga gilid-gilid. And dito ako sa mga gilid-gilid lang ng ano, mga parking, ganyan.
para sure na walang sasakyan. Tapos tinitingnan ko na lang yung paligid kung may tao. Ganun lang. Kasi hindi naman pwedeng susunduin lang lagi tayo ni Melvin. Ayan, kaya ayan. Tsaka yung pag-iingat ko dati, mas bonggang pag-iingat ko talaga simula nung nangyari yung kahapon. Kasi talagang takot na takot talaga ako. Minsan dito may mga, alam mo yung pag may mga tao, yung mga tao na yun, minsan tatawagin ko. Ngayon, hindi ko pinapansin. Tinatawag nila ako. Kasi nga, gabi na. Tapos mga lalaki. Pero, okay naman ako. Kaya katulad yun, nakakasalubong ako. Minsan kasi dito, ang daming tao kasi may laro. Dito sa Ebras, ginaganap yung mga lahat ng mga games. Dito sa ano, dinadayo talaga nila to. Kasi dito ginaganap yung mga riders. Mga laro nila. Basta yung mga event-event. Dito yan ginaganap sa Ebras. Kaya minsan sarado tong daan. Tapos ako lang yung nakakadaan. Ayan, malapit na tayo sa McDonald's. At syempre, pagka sa Tawiran... Siyempre, hindi tayo pwedeng mag... Hindi tayo pwedeng mag-video. Ayan. Hindi ko lang na-videohan talaga yung nangyari kahapon. Pero at least safe ako. Yun na lang din ang anak. Pinagpapasalamat ko talaga. Thank you, Lord! Ganun. Diba? So, ayan. Malapit na ako sa McDonald's. Tatawid na ulit ako ng main. Dito naman sa Luvan Drive. Dito sa Luvan Drive, mas bonggang pag-iingat ko talaga. Sa bagay, kahit ano naman pag-iingat talaga, kung talagang ano, yung makakasalubong mo, yung maano mo na masasakyan, hindi rin maingat, talagang ano, pero wala eh, kailangan mo talagang magdoble ingat, hindi pwedeng ano, ganun. So, yun. So, ayan. Dito muna tayo kasi may malaking sasakyan na dadaan. So, ayan o, dito ako dadaan. Ayan yung McDonald's. Dinadaanan ko yan galing sa aking part-time. Pauwi na ako. Ayan o, tahimik ang McDonald's. Walang masyadong customer. Ayan, dito na. Tatawid na ako. Mamaya na ulit pag nakatawid na ako sa Luvan Drive. Kasi mahirap mag-bike kapag patawid. Or mahirap mag-video kapag patawid. So, ayan lang. Thank you. Bye! Ayan. Dito na. Nakatawid na tayo. Wala lang. Na-share ko lang sa inyo yung pag-uwi ko galing part-time. Wala akong pasok ngayon sa full-time ko eh. Kasi ang oras ng pagpasok ko, 6 to 2 ako sa McDonald's. Tapos, sa part-time ko is 4 to 8. Kaya, madilim pa yung pagpasok ko. Tapos, madilim na din yung pag-uwi ko. Mas gusto ko kasi yung may content pahinga, 2 hours. Makaka-uwi ako, makakapagkain, makakapag-prepare, ayan. Tapos, pasok ulit sa part-time. Kasi Melvin, di pa siya pwedeng mag-part-time, kaya... Tsaka dun sa part-time ko talagang okay siya, mabait si ate. Tapos, di ka masyadong pagod talaga. Ayan. Ito yung nilalakad ko. Pagpapasok naman ako sa McDonald's. Pero syempre, pag... galing sa part-time. Medyo malayo-layo kasi yung part-time ko eh. Kaya mas gusto kong mag-bike. Pero syempre, pag winter na, hindi na tayo makakapag-bike talaga. Hindi na kaya. Ayun lang, tinan mo, ang tahimik. Wala kang makikitang mga taong nasa labas. Lahat sila nasa loob. Kasi malamig. Yan. Safe naman dito sa nalipatan namin ni Melvin. Yun nga lang, syempre, malamig. Lalo na pag winter, tingnan natin. Tapos, dito na ako dumadaan sa likod ng bahay. Yung harap, doon sa payon, sa isang eskinita. Dito naman ako dumadaan. Dito ako dumadaan sa likod ng bahay kasi yung pinto namin pagpasok ng bahay, sa likod lang din. So, ganun lang din. Ayun lang, na-share ko lang sa inyo. Ayun ang bahay namin. Oh. Nakabukas ang ilaw kasi nandiyan si Melvin ngayon, day off niya. Minsan nga gusto niya hindi ako pumasok pag day off niya. Tapos day off ko rin, tapos may pasok naman ako kay ate. Pero ayoko naman ng ganun kasi si ate. May pasok siya. So ayun, yun si Melvin. Tingnan natin kung mabubuksan niya tayo. Kasi pagka nandito siya,
pag nandyan siya, pag day off niya, pinapabuksan ko yung pinto sa kanya para may akit na din pang bike ko. Kasi ang bigat kayang mag-akit dyan sa hagdan. So ayun lang guys, thank you so much. Tinawagan ko na siya para buksan ang pinto at para may akit na din itong bike. Ayun o, may salamin ako. Nalagyan ko ng salamin dyan kasi nakatulong siya sa akin para kita ko yung likod ko. Hindi ako mahirapan mag, ano, ayan. Ayun lang, na-share ko lang sa inyo ang aking pag-uwi. Ayan. Si Melvins. Hello. Eko. Nandun na si Kaylee sa bangka. Ayan, para may, maya-maya daw, alis na din siya. Saan yung flashlight mo? Wala nga eh, di ba nawala ng battery. Ito tingnan mo kung saan. Kasi wala ako. Tsaka susuotin ko na yung ano. Yung kulay orange. Yung green, suotin mo. Yes. Ayan. Para siya na yung mag-aakit ng bike. Kasi mabigat din. Diyan na lang niya yung nilalagay. Diyan na lang sa gilid. Para hindi naakit baba. Kasi everyday siya ang ginagamit. Pagkain, baliw talaga eh. Ano siya? Ano to? Ah, ito tali pala kasama yung ano. Ang meron mo? Ano, 40 yun. Ano 40? $40 yun. Bumili siya ng ano, fried rice. Biryan, biryani yan. Biryani and... Chicken biryani. Chicken tikka. Chicken tikka. Hindi siya nagluto. Day off niya yan ah. May Uber Eats ako di ba na ano? Yung 30 ko biniyaran. Ayan! Nandito na kami sa bahay. Ako pala. At kung may ikakain at si Melvin ay bumili ng food. Ha? Andyan siya. Pumunta nga yun doon kanina. So ayun lang, kakain na kami. Thank you so much. Bye!